Good morning and welcome back sa Panahon TV. Alam niyo ba na ang pagkukulay pula ng tubig dagat ay dulot ng algae na nagkokontamina sa mga lamang dagat? Narito ang mga baybaying apektado ng red tide. Dito sa Dawis, pati na rin sa Tagbilaran City sa Bohol, pinagbabawal din ang pagkain, paghuli at pag-harvest ng mga lamang dagat o shellfish sa Balite Bay, Matis City sa Davao Oriental at pati na rin sa San Pedro Bay sa Western Samar. Gayun din, meron ding red tide warning sa Lianga Bay sa Surigao del Sur. Sumapat na kaya ang mga pag-ulan nararanasan tuwing hapon para madagdagan ang level ng tubig sa mga dam dito sa Luzon? Narito ang update. Base dito sa Angat Dam sa Bulacan, hanggang ngayon ito pa rin ay nasa critical level. Mababa pa rin ang level nito dahil nabawasan pa ito kahapon ng 0.49 meters. Kaya naman na itala ang 165.25 meters. Dito naman sa Magat Dam sa Isabela, 186.53 meters ang level nito dahil matapos mabawasan ng water level na 0.29 meters. Sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, 0.06 meters naman ang ibinaba sa level ng tubig, kaya naitala ang 193.18 meters. Sa balitang agrikultura naman, pinangalanan na ng Bureau of Food and Drugs ang limang brand ng suka na naglalaman ng synthetic acetic acid. Narito ang ulat sa detalye ni Patrick Obsuna. Ilang araw matapos ang pagsusuri ginawa ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI sa tinatawag na peking suka dahil sa pagiging positibo sa kemikal na synthetic acetic acid, ipinahinto na ng FDA o Food and Drug Administration ang pagbebenta ng ilang brands ng suka. Kabilang sa mga sukang ito ay ang mga sumusunod. Nilinaw ng FDA na sa kabila ng pagtitigil ng pagbenta ng mga suka, hindi dahilan ng kalusugan ng kokonsumo nito dahil wala naman daw itong epekto sa ating katawan. Ang mga sukang ito ay hindi dumaan sa tamang proseso tulad ng fermentation o submerged cultured process, kaya hindi ito pinahintulutang ibenta sa merkado. Nauna nang inatasan ng Department of Agriculture ang Bureau of Agriculture and Fisheries Standards o BAFS na magtakda ng kwalipikasyon ng paggawa ng suka at tanging ang sukang dumaan sa natural na fermentation ang may karapatang maglagay ng vinegar o suka sa kanilang tatak. Ayon sa DA, ang anumang produktong nagbibigay ng maasim na lasa at hindi dumaan sa natural fermentation ay maglalagay ng synthetic acetic acid o sour non-biogenic sa kanilang karatula. Para sa Panahon TV ako, si Patrick Obsuna. Alam niyo ba na sa magkakasunod na taon mula 2015, nasa unang listahan ng Pilipinas sa World's Energy Council's World Energy Trilemma Index sa pagkakaroon ng pinakamabisang environmental sustainability? Kaya naman ang usaping karagdagang renewable projects ating aalamin sa aking report. Sa pagdiriwang ng World Environment Day noong ikalima ng Hunyo, inanunsyo ng isang electric company sa Pilipinas ang pagbubuo sa 1,000 megawatts renewable energy projects sa susunod na 7 taon. Nais itong tutukan ang proyekto para sa solar, wind, at hydropower energy. Ang paraang ito ay bahagi ng kanilang layunin na mapangalagaan ang kalikasan habang napapanatili ang kaligtasan ng mamamayan. Noong taong 2017, 25% pa lamang ng renewable energy ang ginagamit sa ating bansa. At sa taong ding ito, lumagda ang Pilipinas sa Paris Agreement on Climate Change. Ito ang kasunduan ng mga bansa sa pagbabawas ng emissions ng 70% sa taong 2030. Dahil dito, ito'y naging daan upang planuhin na itaas sa 50% ang kapasidad ng bansa sa pagsusupply ng renewable energy. Para sa Panahon TV, ako si Eunice Huntayas.
Susunod, Great Red Spot at balitang astronomiya ating tutuklasin sa pagbabalik ng Panahon TV.